Yeah.
Desperation, without hope, walk the shell of a man. Then a hand with a nail print stretched downward. Just one touch, then a new life begun. And the old rugged cross made a difference. In a life bound for heartache and defeat, I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me. Barren walls echo harshness and anger. Little feet run in terror to hide. Now those walls ring with love, warmth and laughter. Since the giver of life moved inside, and the old rugged cross made a difference. In a life bound for heartache and defeat, I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me. There's a room filled with sad, ashen faces, without hope that has wrapped them in gloom. But at the sight
of a saint bears rejoicing. For life's can't be sealed in a tomb, and the old rugged cross made a difference in a life bound for heartache and defeat. I will praise Him forever. Amen, amen. Good morning po sa ating lahat. And once again, welcome po sa ating programa. Ito po ang The Key to Success, The Key for Your Growth from the Word of God. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay nagsama-samang muli sa programa na kung saan ay katuwang ng ating paglago espiritual. At tayo na po ay magsisimula sa ating programa. Ngayon po ay August 16. At magbabasa po tayo ng ating Bible sa Book of Proverbs, Chapter number 16. Good morning po sa lahat ng ating mga kapatiran na naka-tune in ngayon sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. And I'm praying na tayo po ipagpapalain ng Panginoon ngayong umaga. Good morning po kay Ma'am Tang Vilmonte. Magandang umaga po. Of course, sa ating mahal na pastor, magandang umaga po pastor. Kay Sir or Ma'am Seth Del Fruits. Good morning po. Kay Ma'am Michelle Baki, good morning sa Baki family. Nanay Teresita Morena, good morning. At Nanay Lourdes, magandang umaga po. Kay Sir Angelo Sibuyo, magandang umaga Sir Angelo. And sa Sibuyo family, ay mapagpalang umaga po kay Ma'am Fortune. At magandang umaga din po kay Sir Angelo Mendoza. Yan, good morning po. Kay Sir Marlon Bondesto, magandang umaga po. Amen. Alright, so tayo na po ngayon ay magpapatuloy sa ating programa at tayo na po ay magbabasa ng ating Bible reading. If you have your Bibles, please open with me your Bible in the book of Proverbs chapter 16 and we will read our Bible reading. At habang binabasa ko po ay pakisundan niyo lamang po sa inyo po mga Bibles. Alright? Alright, sige po. Let's open our Bibles and let's proceed. In verse number 1, alright, in verse number 1, the Bible says, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. In verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord, though hand join in hand, he shall not be unpunished. In verse number 6, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. In verse 7, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Better is a little with righteousness than great revenues without right. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. A divine sentence is in the lips of the king. His mouth transgresseth not in judgment. In verse number 11, the just weight and balance are the Lord's, and all the weights of the bag are his work. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. In verse number 13, the righteous lips are the delight of kings, and they love him that speaketh right. The wrath of a king is as the messengers of death, but a wise man will pacify it. In verse 15, in the light of the king's countenance is life, and his favor is as a cloud of the latter rain. How much better is to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. In verse 19, better is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he.
A wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of fools is folly. The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. He that laboreth for himself, for his mouth craveth it of him. An ungodly man diggeth up evil, and in his lips there is as a burning fire. A froward man soweth strife, and a whisperer separateth chief friends. In verse 29, a violent man enticeth his neighbor, and leadeth him into the way that is not good. In verse 30, he shutteth his eyes to devise forward things, moving his lips, he bringeth evil to pass. In verse 31, the hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. In verse number 33, last verse po, the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Amen. Yan po ang ating Bible reading at papagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po kay Tito Jomar Panizales, Panizales family. Magandang umaga po. Ma'am Sonia Orculio, mapagpalang araw po sa inyo. Good afternoon po dyan sa Canada. Good afternoon po. At dito po kay Nanay Raquel. Good morning, Nanay Raquel Rinos, Rinos family. Good morning po. Alright, so tayo po ay magbukas na po sa panalangin. Lahat po tayo ay saglit na pumikit at yung buko, let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O God, for giving us another day, another opportunity to once again study Your Word. And I'm praying na kayo po ang magbigay sa amin ng kagalakan sa aming pong pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng wisdom, pang-unawa, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng excitement, Panginoon. At dalangin ko po na patuloy niyo pong panghawakan ang aming pong internet connection, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ito po ay maging magkaroon ng aberya, Panginoon, upang tuloy-tuloy po ang pag-aaral po ng inyo pong mga salita at ang inyo pong mga anak ay patuloy na makatanggap ng pagpapala, Panginoon. At bigyan niyo rin po kami ng maayos na sound system, Panginoon. At ako po na nagsasalita, gabayan niyo po lahat ng aking sasabihin at lahat ng lalabas na boses sa aking bibig at maging pagpapala po ito sa mga tao, Panginoon, na inyo po mga anak, Panginoon. Muli, salamat po at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright, so tayo na po ay magpapatuloy. As I see it, na meron tayong difficulties sa atin pong internet connection. So please pray po mga kapatid sapagkat ang Diablo ay nagtatrabaho because he knew that our lesson is very important. No? Good morning po kay Ma'am kay Ate kay Ate B. No, kay Ma'am RJ Go. Yan, good morning po kay Ate B. At kaya sa mga mini-mention, good morning po kay Ma'am Neri Ricapor Sevidal. Yan, good morning po. Alright, so tayo po ay magpapatuloy. Ano? Kahapon po ay natapos po tayo sa pag-aaral po natin about dancing. Okay, ano po bang stand natin? Ano po bang paniniwala po natin when it comes to dancing? Bakit po hindi natin ito inilalagay o ina-apply sa atin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano? Okay? Ate Tata pala. Sorry po, sorry. Sabi ni Ma'am Tang, Ate Bet. Ate Tata pala, sorry. Yun po yung nasa isip ko na Ate Tata kasi kapangalan ng kapatid ko eh. Ate Tata, good morning po. All right. So, pagpaumanhin niyo po at nakaligtaan ko po. Okay? So, kahapon po no, pinag-aralan po natin at noong mga nakaraang linggo o noong mga nakaraang araw is pinag-aralan po natin ang patungkol po sa pagsasayaw kung bakit natin hindi po ito pinaniniwalaan at hindi natin ito pina-practice sapagkat
dancing is the way of the devil to corrupt the minds of many people today. Kagaya nga po ngayon, mga young people, hindi na po ito bago at ito ay trend na po sa mga kabataan, that yung kahit early age ng kabataan ay nagiging ano na po ito, nagiging kasanayan na po ito, na bahagi na po ito ng kanila. Kahit nga po ngayon, no, sa eskwelahan, ano po, alright, kahit nga po sa eskwelahan nga po ngayon, kahit mga projects po nila, pinagsasubmit po sila ng mga projects sa school na may kinalaman sa sayaw. Pero hindi natin nakikita, or hindi nakikita ito ng mga tao yung danger na inilalagay natin sa mga bata, no. Sinasabi natin, sayaw lang naman 'yan, wala namang ano diyan, wala namang big deal diyan sa sayaw-sayaw na 'yan. Pero hindi natin alam that dancing is a practice with strong sexual overtones. So ito ay nag-encourage or nag-imply sa sensuality, sa intimacy, no, lalo na po yung mga dance moves ngayon sa TikTok. Ay, sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay magiging aware, ay tinuturuan na yung ating mga anak ay maging immoral. Okay? And sabi nga po dito, sa ating lesson, is the Bible associate dancing also with evil. Okay, remember in the Old Testament times, sa panahon ni Moses, ay ginawa po ito ng mga tao ng Diyos. Nagrebelde sila, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, ng golden calf, at yun yung kanilang sinamba, at sila po ay nagsisinayaw doon. At nagalit nga po ang Panginoon sa kanila. And then, pagdating naman po sa New Testament, sa panahon ni John the Baptist, naalala niyo po, yung asawa po, yung kapatid ni Herod, na ruler of the fourth part of the kingdom of Israel, na pinangunahan ni Herod during the time, ay yung kanyang asawa na lalaki, ay yung kanyang kapatid na lalaki, at yung na ang pangalan ng kanyang asawa ay si Herodias, ay inasawa nga po ni Herod. At yun nga po, si John the Baptist, as the Baptist preacher, ay pinangaralan niya po si Herod, at hindi natuwa si Herodias. Kaya naman, during the time of the birthday of Herod, ay inalayan ng sayaw ng dance gift ng anak ni Herodias, si King Herod, para nang sa ganun i-grant sa kanya ang isang bagay na matinding pangyayari sa buhay po ni John. So nangyari kay John, dahil siya ay mangangaral ng katuwiran ng Diyos, ng righteousness of God, ay hinuli po siya, dinakip, kinulong, and then pinugutan ng ulo dahilan sa na-offend itong si Herodias doon sa kanyang pangaral, na dapat hindi siya nakikisama doon sa asawa ng kanyang kapatid. Okay? At dahilan nga po doon ay namatay si John the Baptist, isa sa pinaka worst na kamatayan, yung makulong ka and then pinugutan po siya ng ulo. Alright? So ngayon po, pag-aaralan naman po natin ngayon is why Baptists don't listen and sing to rock and roll music. Okay, so ito po ngayon kung bakit po maraming nagtataka sa atin, bakit sa church natin ay walang drums, walang electric guitar, no, wala tayong banda rito, at bakit hindi tayo nakikinig ng mga rock and roll music, contemporary music, and sa other kinds of music. Ano po? Bakit ang kinakanta natin at pinakikinggan natin is spiritual songs or Christ-lifting music? Sapagkat many Christians believe that the issue of music is simply a matter of personal taste. Okay? Marami po sa atin na ang pagkakaunawa po sa atin, pagkakaunawa natin sa music is just, it is a small matter, and it talks about our taste. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng ating pandinig, ano yung gusto, genre ng ating pong na nahihiligan, akala natin napakaliit na aspect lamang po, napakaliit na bahagi lamang po ng buhay ng tao yung music, o sa larangan ng music. And then later on ng pag-aaral po natin, you will be shocked
kung gaano po kahalaga at gaano po ang danger po nito pag hindi tayo naging aware sa larangan po ng music. Alright? So, sabi ko nga, maraming naniniwala, maraming Kristiyano ang naniniwala that the issue of music is simply a matter of personal taste. And then another thing, some like classical, some other prefers jazz, or many love country and western music. And a lot go in for rock and roll. Yun. So marami pong alright? So marami po talagang hindi nakakaunawa po pagdating sa music, kasi akala lang natin eh, it's just a personal taste, it's just a simple matter ng ating na bahagi na ng buhay ng tao. Okay? So however, this is not the case. So hindi po ito yung kaso, yung patungkol sa personal taste lang natin o ano pa man. But there is much more to rock and roll that meets the ear, as any careful study of the subject will reveal. Rock and roll, especially, it is downright dangerous music form, no? Bagamat ang main topic natin is about rock music, rock and roll music, pero tandaan niyo po na bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, ano po, gusto ko lang pong ma-recall natin ang isang truth, no, na it is undeniable facts na ang music po ay nilikha ng Diyos. Tandaan niyo po ito, ha, makinig po kayong mabuti, na mahalaga po ito. Ang music po ay nilikha ng Diyos primarily para po yan kay Lucifer. Okay? Ito po ang itatandaan niyo po, ha. Ang music ay nilikha ng Diyos primarily para po kay Lucifer. For what purpose? Kung matatandaan niyo po that Lucifer was created a higher rank sa lahat ng mga anghel. Okay? Siya po ay tinalaga na maging choir conductor. Ibig sabihin, siya yung magli-lead ng mga choir angels, na ang trabaho ng mga choir angels, ang kanilang ministry is to sing glory and praise sa Panginoon. Yun lang ang kanilang trabaho doon sa langit. Sila ay umaawit ng pag-glorify sa Diyos. At ang kanilang leader at ang kanilang itinalaga na mag-lead sa kanila ay walang iba kundi si Lucifer. Okay? So that's why God created music for Lucifer, para po ano, ang purpose po niyan ay to glorify God. Ang purpose po niyan ay i-glorify niya yung Panginoon. Yan po yung purpose ng music. And music was created by God para po kay Lucifer. Alright? Kaya nga po, kumbaga sa isa sa mga forte, isa sa characteristics o isa sa kagalingan ni Lucifer, ito pong music. Master niya po ito, kasi nilikha nga po ng Panginoon ang music para kay Lucifer, para ito si Lucifer, siya yung magli-lead ng pagpupuri sa Panginoon doon sa langit. Okay? Pero ang nangyari, alam naman po nating lahat ang nangyari kay Lucifer. Ang nangyari kay Lucifer, as the anointed cherub, the one that covered doon sa throne of God, siya po ay isa pa po, siya pa ay choir conductor, siya po ay pinakamagandang creation ng Panginoon, na mga among sa mga angels, siya po ang pinaka na mataas na rank sa kanila. And then ang nangyari po ay nagkasala nga itong si Lucifer. And then nung siya po ay nagkasala, ay ibinagsak siya ng Panginoon, and he became Satan. No? Naging siyang si Satan. At bagamat siya po ay binagsak dito sa lupa, pero hindi po siya tinanggalan ng kapangyarihan. Tinanggalan lang po siya ng lugar sa langit, and then nilagyan siya ng isang lugar na balang araw doon siya patungo, doon nga po sa impyerno. Okay, yan po yung kanyang final destination at yung kanyang final judgment, na nadamay nga lang po tayo dyan. O, pero ibang pag-aaral na po yan. Pero ang sinasabi ko po, na nung si Lucifer ay bumagsak dito sa lupa, ay hindi po siya tinanggalan ng kapangyarihan, hindi rin siya tinanggalan ng abilidad,
Ibig sabihin kung gaano po siya ka-powerful doon sa langit, although hindi ganun ka-powerful kagaya ng Diyos kasi siya ay created being lamang, pero hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging powerful. Okay? Bagamat hindi ganun, ulitin ko, bagamat hindi ganun kagaya ng ka-powerful ng Diyos, pero ang sinasabi ko nga po dito na hindi po siya tinanggalan ng kapangyarihan. Kaya nga, he can deceive, no? He can do whatever he wants sapagkat yan po ang meron po siyang characteristics or meron siyang ability na taglay-taglay noon pa man. Ano? Kaya nga, kung hindi ganun katindi mang deceive si Satan or si Lucifer dati at ngayon si Satan, ay hindi po niya mahihikayat yung 1/3 of the angels na sumama sa kanya. You see that? Kung gaano po siya kalakas at katindi mag-influence, biruin niyo po yan, 1/3 of the angels ng kalangitan ay nahihikayat niya sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos. You see that? Yan po ang nangyari sa kanya ngayon. Kaya nga po, nung siya ay bumagsak, no? Siya po ay bumagsak dito sa lupa, eh hindi po nawawala sa kanya yung forte niya pagdating sa music. Hindi nawawala sa kanya ang kakayanan niya pagdating sa music. Okay? Kundi, nananatili pa rin po ito sa kanya at isa po ito sa nagiging mabisang instrumento ng Diablo ngayon para i-deceive yung tao ng Diyos. Para i-deceive yung mga tao. Para malinlangin yung mga tao at hindi ngayon i-correct yung kanyang pagsamba at pag-worship sa Diyos. Okay? Kaya nga ang gusto mangyari ng Diablo through music, okay, sa pamamagitan ng music, imbis na ang Diyos ang sasambahin natin, ang gusto niyang mangyari ay sasambahin siya ng mga tao. Kasi yun po ang kanyang gustong mangyari, di ba? Kung bakit siya bumagsak sa lupa, it's because ang gusto niyang mangyari ay higitan niya pa ang Diyos. Okay, malampasan niya pa ang Diyos. Yun po ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang tanggapin ang glory na ibinibigay ng tao sa Diyos. Kaya nga natagpuan yung pride sa kanyang puso, kaya siya ibinagsak ng Panginoon. So, ang ginagawa ng Diablo is he is deceiving the people sa pamamagitan ng music sapagkat forte niya yan eh. Magaling po siya dyan eh. So, gumawa siya ng isang, hindi lang isa, kundi maraming genres of music para po ano, para siya ang sambahin, siya ang mapapurihan, siya ang mag-glorify, hindi na po ang Diyos. Yan po ang kanyang pangunahing layunin, okay? So ulitin ko lang po, no, para maunawaan po natin ang pag-aaral po natin patungkol sa music or rock and roll music, bagamat hindi lamang po ito ang topic po natin, pero tandaan lang po natin na ang Diablo ay magaling pagdating sa music kasi yan po ay kinreate para sa kanya eh. Kaya magaling, madali niya po itong i-twist, no? Kaya nga even yung salita ng Diyos tinitwist talaga ng Diablo, lalo na po yung kinreate para sa kanya. Okay? At ang kanyang layunin, the purpose behind the devil's work or the devil's masterpiece pagdating sa music is para ma-divert yung worship para sa Diyos at papunta sa kanya. Okay? Kaya nga kung mapapansin niyo po, karamihan o lahat ng rock and roll music ay puro satanic ang message po niyan. Okay? Maring hindi kayo aware po diyan, pero sinasabi ko po sa inyo kung pag-aaralan niyo po, kahit pakinggan niyo po yan paulit-ulit, kahit i-research niyo po yan, kahit pabalikan niyo po yung mga rock music, rock and roll music, wala po diyan na tumutukoy para sa Diyos. Yan po ay patungo palagi kay Satan. Kung mapapansin niyo po yan, meron pong messages po diyan. Meron po kaming pinapakinggan dati ng preacher ng isang Christian church. No, bagamat hindi po siya Baptist, pero in-expose niya po doon yung tinatawag po natin na backmasking. If you have any idea of what is backmasking, ito po ay paraan ng pagpiplay ng tape kasi dati hindi pa uso yung kagaya ngayon kasi madali na lang magplay ng mga music, mag-search ka na lang sa YouTube or sa Facebook or sa kung ano pa mga music app na pwede mong pagkuhaan ng mga music
dati kung naabutan niyo po yung cassette tape at yung kanyang tape ay parang maliit lang na rectangle, tapos meron doon mga cord, tapos yun ay may dalawang butas na pag isinaksak mo doon umiikot-ikot lang po yun at binabasa ng cassette tape, at doon po maririnig niyo na po yung music. Okay? Ngayon, ang backmasking po, ang ginagawa po dyan is binabaliktad yung tape. Okay? Instead na clockwise yung ikot at para marinig mo nang maayos yung tamang music na nakalagay doon, na nakarecord doon, ang gagawin mo pa, pag binaliktad mo po yan, magpiplay po backward yung song. And then, pag pinlay mo yan backward, alam niyo po ba na meron kayong mga messages. Yung mga salita na ginamit doon sa lyrics ng kanta ay meron kayong maririnig na mga messages na magugulat kayo kung ano yung mga meaning. Okay? Kaya nga, ginawa po ito, talagang meron po silang binuong team para po dyan sa research po na yan, kasi gusto nilang patunayan eh. Matagal na po ito na nag-originate kahit sa ibang bansa. Ginagawa na po nila ito, pero dumating po ito sa Pilipinas, at ito pong pastor na ito na nangangaral ng patungkol sa salita ng Diyos ay ito yung kanilang pinakusan, at napaka informational ng kanilang kanilang approach, kasi talagang during those times, early 90s siguro, no, kung hindi ako nagkakamali, or early 20s na rin siguro, kung hindi ako nagkakamali. Pero itong preacher na ito, at meron silang isang binuong team na researcher patungkol sa backmasking, at marami po silang binakmas na kanta. May pa love song, rock music, kahit love song, tanda, meron pong hidden message po dyan. Pati yung mga kanta, mga OPM, mga rock music, mga lahat ng uri ng kanta ay binakmas po nila. At meron pong may mga lumalabas, may maririnig na maliwanag na mensaheng lumalabas patungkol sa Diablo. No? Pinupuri ang Diablo. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, you can research for yourself, no? Kaya pwede niyo po yung i-research backmasking, no? Backmasking, i-try niyo po yung i-search sa YouTube at pakinggan niyo po yung mga messages behind na inilalagay ng Diablo, kasi meron pong iba't ibang klaseng Diablo, paglalagay ng messages ang Diablo. Merong intentional, merong ano pa ba ngayon? Yung basta may inilalagay, no? Meron pang inspirational, basta ang meron nga pong kanta ang The Beatles, no, kung kilala niyo po, yung sikat na sikat po yun na mga band, no, nung araw, no, kilala niyo po siguro si John Lennon. Meron pong isang meron siyang fans na during their concert ay dun mismo sa kanyang concert binaril po siya, no, binaril at namatay si John Lennon, kung kilala niyo po yon. At alam niyo po ba yung kwento behind doon, in interview yung bumaril kay John Lennon, tinanong siya bakit mo siya binaril, no, sabi niya, ay, hindi ko rin po alam eh, basta tuwing nakikinig lang ako ng isang kanta ng The Beatles na kumakanta si John Lennon, laging may bumubulong sa akin na sinasabi sa akin palaging shoot John Lennon. So paulit-ulit yun tuwing napapakinggan niya yung kanta, meron pong hidden message or merong subliminal message na papasok sa kanyang subconscious mind. And then yun po yung nagtulak sa kanya para gawin niya po yun. Binaril niya po si John Lennon during ng kanyang concert. You see that? Bakit po ganon? Sapagkat ang Diablo nga po ay forte niya po yung music. Kaya nga kahit anong mga kanta, you try it for yourselves para mapatunayan niyo po yung sinasabi ko. Hindi po yan kwentong barbero, hindi po yan opinion o haka-haka. It is a reality. Pag-aralan niyo po yan, makikita niyo po, i-research niyo po yan, at makikita niyo po sa inyong mga sarili. Kahit anong mga sikat na kanta, alam niyo po yung kantang Despacito na kinakanta ng mga millennials, yung mga
umiidolo kay Justin Bieber. Ay, alam niyo po si Justin Bieber. Kaya pati mga rapper ngayon, no? Oh, yung alam niyo yung Despacito, pagka binakmas niyo po 'yan, ang ibig sabihin no na ano ang ibig sabihin no ay we serve Satan. We serve Satan. Pag binakmas pag sasabihin ko po sa inyo, mangingilabot po kayo sa mga maririnig niyo po na mga hidden messages, inspirational messages na inilalagay ng Diablo sa bawat mga kanta, sa bawat music, especially sa rock music, no? Para po i-praise ng tao yung Diablo at hindi ang Diyos. Okay? Pero meron po yung counter eh, kasi ang Diablo po pilit niya pong pinapantayan lahat ng pamamaraan ng Diyos eh. Kung ang Panginoon ay nilikha niya ang music to glorify God, kaya ang kinakanta natin sa church na ito is a Christ lifting music. Laging ang tinataas ang Panginoon, hindi po ang ating flesh, no? Later on makikita niyo po yung sa pag-aaral po natin yung kaibahan ng solemn music and then contemporary music, kasi matindi na po yung ginagawa ng Diablo ngayon eh, kasi yung ibang mga mananampalataya ay nagiging aware na po sa kung ano yung backmasking o ano yung subliminal messages na inilalagay ng Diablo. So ang ginagawa niya na lang ay pinapasok niya po yung mga churches sa pamamagitan ng mga na kung tawagin natin ay contemporary music. Okay? Later on mapapag-aralan po natin 'yan. Pero ang sinasabi ko nga po sa inyo ngayon that the music is isa sa forte ng Diablo po 'yan. Kaya magaling ang Diablo pagdating sa bagay na 'yan. That's why if we will not be careful, akala natin maliit lang na bagay 'yan, music lang naman 'yan, pinapakinggan lang na ako kasi pinapakinggan ko kasi yung mga kanta ng mga 80s, 90s, magaganda kasi yung mga messages. Parang nakakaganda ng mood kapag ako ay masaya, pinakikinggan ko yung mga music na masasaya. Pag ako ay malungkot, pinapakinggan ko yung mga music na mga nakakalungkot, 'di ba? So sabi ko nga magaling ang Diablo ngayon, akala lang natin maliit na bagay pero hindi po, meron pong malaking bahagi ang music sa buhay po natin. Alright? So only Christians should avoid listening to it, but our young ones must be protected from the satanic influence. You know, our concern here, mga adults, mga parents, hindi na po sa atin eh. Although tayo po dapat sa generation natin ngayon, napakaganda. Paulit-ulit ko po itong sasabihin kasi napakaganda po ng theme ng nakatatapos lang po na revival sa ating Mother Church at kamakailan lang ginanap din po sa Tarlac kay Pastor Louis De La Cruz. Ano po, napakaganda ng theme na heal this nation to reach the next generation. Kinakailangan po talaga nating gamutin ang ating generation sapagkat sinira at pinulyot po tayo ng Diablo. Pinulyot po tayo ng salibutan, sinira ng Diablo yung reputation, yung moralidad. Kaya nga mapapansin niyo po nung araw, maayos talaga eh, maayos yung mga kabataan eh. Naabutan ko pa po yung disiplina na tingin pa lang ng iyong mga magulang ay alam mo na yung gagawin mo at alam mo na kung ano yung dapat mong maunawaan. Diba? Pero ngayon, sabi ko nga palagi sa mga magulang na iniimbitahan namin yung mga anak eh, labas na yung litid ng mga magulang kasi sigaw, hindi pa rin nasunod yung anak. No? Bakit po ganun? So, ibig sabihin, talagang sinira na po ng Diablo, ng sistema ng salibutan yung moralidad ng mga kabataan ngayon. You see that? That's why our goal is not just to heal our generation but to reach the next generation. Dapat maging aware po tayo sa para yung mga susunod sa atin ay magiging aware din po sila kung ano yung practices and principles na ginagawa po natin ayon sa ating pananampalataya. Kaya pag magtatanong bakit yung mga ating mga anak or tayo mismo, bakit hindi tayo nakikinig ng mga rock music or mga contemporary music o ano pa mang klaseng music na hindi po na itataas ang pangalan ng Diyos? Bakit hindi po natin yan inaalaw sa ating buhay? So according to Ephesians chapter 5 in verse number 10, let's open our Bible please para po makita natin sa Bible kung bakit po natin hindi po ito pinakikinggan at hindi natin ito isinasama sa buhay po natin yung mga ganyang klaseng music. Alright? Ephesians chapter 5. Alright? Ephesians chapter 5 in verse number 10. Ang sabi po ng Bible, proving what is acceptable unto the Lord. Alright? So makikita natin dito na ang gusto natin dito is
ang mga mananampalataya ay kinakailangan at i-prove yung mga bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon. So ang tanong is, rock music acceptable sa Panginoon? Acceptable ba yan sa Diyos? Or other kinds of music, yan ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Alright? Tandaan po natin na kung ang Diyos ay lumikha ng music para kay Satan, ibig sabihin mga kapatid, God has a standard for music. Standards. God has a standards for music. Hindi lamang po porque nagustuhan natin yung beat, nagustuhan natin yung tunog, nagustuhan natin yung lyrics ng kanta, dahil nakarelate tayo, ay ibig sabihin nun, ay tama na po na music yun, o ayos na po yun. Ulitin ko, if God creates music for Lucifer para sa kanyang glory and honor and para sa siya i-worship, okay? Para sa kanyang kanyang kapurihan at kanyang kasiyahan, ibig sabihin, meron pong pamantayan ang Panginoon patungkol sa bagay na ito. Hindi po porque, sabi ko nga eh, gusto lang natin yung music, nagustuhan natin yung mensahe, gustuhan natin yung tunog, eh okay na yun sa Diyos. Tandaan niyo po, meron palaging opposition ang Diyos, meron palaging kapantay o ka-counterpart or ka-counter yung Diyos, sapagkat ang Diablo ay pipilit niyang kinokopya kung ano ang meron sa Diyos. Di ba? Kaya nga yung gospel, meron sa Bible na another gospel. Di ba? Yung gospel na ikinaliligtas ng mga tao para hindi mapahamak sa impyerno, ay ang Diablo, niligyan niya ito ng ka-counter na another gospel na kung saan magliligaw naman sa tao para hindi mapunta sa katiyakan ng kalangitan. Okay? So, yan po yung mindset. If the music is created by God, ibig sabihin, God has a standards for music. Meron siyang sariling pamantayan, no? At kung ang titingnan natin ay pamantayan pamantayan ng Diyos, ay ito po yung dapat po nating may apply sa buhay po natin. Ito po yung dapat nating i-adapt. Kasi kung may pamantayan ng Diyos, ibig sabihin, yun po yung standards na dapat po nating sundin. Okay? In Ephesians chapter 5 in verse number 19, ang sabi po ng Bible, speaking to yourselves in psalms and hymns and what? Spiritual songs, singing and making melody in your hearts unto the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Alright? Kaya kung mapapansin po ninyo mga kapatid, sa church po natin, we have our own kind of music. And that music is spiritual songs that we are making melody in our hearts that is giving thanks. Okay? Sa Panginoon, sa pamamagitan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. That's why yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina that music or Christian music is a Christ-lifting music or God's lifting music. Ito po ang mayroon pong pamantayan ang Diyos. Mayroong standard ang Diyos pagdating sa music na hindi po porque nagustuhan lang natin yung tunog, yung beat, yung mensahe, yung lyrics ng kanta ay katanggap-tanggap na yun sa Diyos. Okay? Kaya nga kami po bilang naka-assign patungkol po sa music, no, sa music ng ating simbahan. We are very careful pagdating sa song choice ng pinapakanta po natin, kagaya sa choir, sa specials and the solo. Akala niyo every Sunday naririnig niyo yung choir kumakanta, yung special number kumakanta, and then yung solo kumakanta before the preaching. Ang purpose po nun is to prepare our hearts for the listening of the Word of God. So that's why music has a big part in our Christian life. Okay? At hindi po yan pinapakanta dyan na pagka kami po ay ni Sister Micah ay naghahanap ng mga ipapakanta po namin natin sa choir, sa special, and then sa solo. Hindi po yan, ito na lang kaya. Sige, okay na yan. Total, may Lord naman dyan. May heaven naman dyan. Basta may patungkol yan sa Panginoon, pwede na yan. One way, Jesus. Di ba? May patalon-talon pa, no? Hindi po porque may lyrics na patungkol sa Panginoon, pwede na.
Minsan sinicheck pa po namin kung sino yung composer. Sinicheck pa po namin kung sino ang kumanta. O Baptist ba yan? Christian ba yan? No, bakit? Bakit mahalaga yung composer? Kasi kung ang music ay kinompose ng isang spiritual na tao, ibig sabihin, yung meron pong pagkaalam sa salita ng Diyos, ibig sabihin, maganda ang mensahe, it is really Christ lifting music. Pero kung ang nag-compose ay ang kanyang mga genres na kinakanta ay mga rock music, mga love song, ibig sabihin ay inspired po yun ng isang songwriter na iba ang ano, iba ang linyada, kumbaga. Naunawaan niyo po. Kaya nga very careful kami sa pamimili, sa pag-scrutinize ng pagpapaawit, no? Magpinapaawit po natin, at nakikita niyo naman po, meron tayong sariling songbook na ang ating songbook po ay punong-puno ng mga Christ lifting music. We love music na nagbibigay ng glory sa Diyos. Alright? So, yan po ang tatandaan po natin, mga kapatid. If God create music, okay, ibig sabihin, meron pong pamantayan, merong sariling standard ang Diyos pagdating sa pagkanta, pagdating sa music. Okay? Ibig sabihin, spiritual songs means music which is Christ exalting, speaking to the spiritual man, not to the old sinful nature. Kasi kadalasan ng mga music ngayon na may mga beat, di ba? May mga drums, may mga beat na may mga karamihan ng mga beat. Yan ay patungkol po, yan po ay pumapabor sa ating flesh, di ba? Yung mga pag may beat, sumasabay yan eh. Sumasabay yung may pagtalon pa nga eh. All right? So yan po yung ang ibig sabihin ng spiritual songs is Christ exalting and it is speaking to the spiritual man. Ang dinidil po ng spiritual songs na sinasabi po dito sa binasa natin in Ephesians chapter 5 verse number 19. Ang dinidil po niyan yung spiritual man or the inward man, not the flesh. Okay? Hindi po ang music na ating pong inaawit or ginakanta po dito sa church is appealing to the inward man. Hindi po yung sa physical or sa outward man. No, kasi pag ang rock song, ang rock and roll music, ang mga contemporary music, more on physical approach po 'yan. Kaya nga mapapansin mo habang kumakanta yung iba, may paiyak-iyak pa, may pataas-taas pang kamay, may patalon-talon pa, may pagulong-gulong pa, 'di ba? 'Yan po lahat ay sa flesh. At wala pa po ako nakita na nagpe-praise and worship, kung tawagin po nila, na lumago. No? Wala pong lumago sa emotion. Na sa emotional guided ka sa emotion. Hindi po 'yan na nakakapagpalago ng Kristiyano. Ang nakakapagpalago po sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, desire as a newborn babes desire the sincere milk of the word which is the word of God. No? The word of God will that ye may grow thereby, sabi ng Bible. No? Desire the sincere milk of the word. At sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. So saan tayo lalago? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi po sa music actually. Okay, kundi sa salita ng Diyos. Kaya nga yung music natin ay nilalagyan natin ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, lahat ng ating mga nakalagay diyan sa songbook, puro 'yan merong pong salita ng Diyos. 'Di ba? Puro 'yan sa salita ng Diyos. At karamihan na nag-compose ng ating songbook, karamihan ng mga kanta natin sa songbook, kung kayo po ay sa mga Bible student dito, kung kayo ay nag-aral ng Heroes of Faith, kung kilala niyo po si Fanny Crosby. Si Fanny Crosby po ay isang bulag. Siya po ay kung hindi ako nagkakamali ay American. Ano po? Pinanganak po si Fanny Crosby or pinanganak siya na maayos naman ang kanyang paningin. Kaya lang po ay nagkaroon siya ng infection sa mata. At meron pong pinahid sa kanya na ointment, baby pa po siya, no, baby pa po siya, pinahiran siya ng maling ointment sa mata. At yun po yung kanyang cause ng kanyang pagkabulag. At siya po ay habang siya ay lumalaki, yung kanyang lola na nag-alaga sa kanya
ay lagi siyang binabasahan ng Book of Psalms. So bulag po siya nang lumaki, pero habang siya ay lumalaki, binabasa sa kanya ng kanyang lola yung Psalms, buong chapter, mula chapter 1 hanggang chapter 150. So ganun po kahaba ang Book of Psalms, pero mga awit po yun ni David, Songs of David, at yung ibang mga musicians doon nung araw. So yan po ay compilation ng mga kanta na nagde-declare ng glory and praises sa Panginoon. And yun po yung binabasa ng lola ni Fanny Crosby sa kanya habang siya ay lumalaki. At kababasa ng kanyang lola, alin niyo po ba kung anong nangyari? Nung lumaki po si Fanny Crosby, ay nakabisado niya po yung buong Book of Psalms. I'm talking about the whole book. From chapter 1 to 150, kabisado po yan ni Fanny Crosby. Alright? At dahil kabisado po yan ni Fanny Crosby, siya po ay yan po yung nagbigay sa kanya ng inspiration para mag-compose ng mga kanta. Alam niyo po ba kung sino nag-compose ng To God Be the Glory? Fanny Crosby. Sino po ang nag-compose ng Amazing Grace? Fanny Crosby. You see that? Yung mga famous Christian songs na kinakanta po natin or Christ-living music natin ngayon, ang nag-compose po niyan ay si Fanny Crosby. You see that? Kilala po natin, pwede natin i-trace yung mga awitin po na yan at kung sino yung nag-compose po niyan at kung ano ang kanilang pamumuhay. You see that? So makikita po natin na meron pong pamantayan ang Panginoon. Meron pong pamantayan ang Diyos patungkol sa music. And sabi nga po dito sa Colossians chapter number 3 verse number 16, Colossians, buksan po natin. Colossians chapter number 3 in verse number 16. All right, Colossians chapter 3 verse 16. The Bible says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and in hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." You see that? Kung ano ang nangyari kay Fanny Crosby is the same thing na binasa natin kanina. Ngayon lang. Ano sabi ng Bible? Let the word of Christ dwell in you richly. Ibig sabihin ng richly is abundantly in all wisdom. You know why Fanny Crosby ay nakapag-compose po siya ng mga famous Christians music na ating kinakanta sa ating simbahan? It's because the word of God dwell in her richly or abundantly. No, kasi bata pa lamang siya, binabasahan na siya ng kanyang lola ng Book of Psalms. At could you just imagine kung gaano kadami yung chapter ng Book of Psalms, 150 chapters, and yet nakabisado po ito lahat ni Fanny Crosby. Ba, ano po ang nagmanifest unang-una sa kanya? The word of God. The word of God ay nagdwell sa kanya richly. That's why sabi ng Bible, ito ay naging way para sa kanyang psalms and hymns and siya ay umawit ng mga spiritual songs. All right? And then because of that, because of the word of God na nagdwell sa kanya richly, kaya napunta po siya sa isang awitin na nakakapagpapuri at nakakapagtaas sa Panginoon. You see that? So that's why we should understand that if God creates music, God has a standard for music. Okay? Meron pong pamantayan ng Diyos. Yan po ang mindset po natin. Meron pong pamantayan ng Diyos. Can you praise God? Can you lift Christ sa mga awitin na nagba-blaspheme sa Diyos? Kung kayo po ay meron po mga internet, no? Ito po ay ipapa-assignment ko po sa inyo, no? Mamaya po, or if you have some time ngayong araw, i-try niyo pong i-research, okay? Yung backmasking ng awiting Overdrive. Okay? Alam niyo po yung Overdrive na kanta ng sino bang kumanta nun? Basta, sikat na OPM na kanta, Overdrive. Di ba? Magdadrive ako hanggang... Kinanta ko na. Baguio. Di ba? Yung kanta na yun, pagka itry niyo po yung
i-backmask or i-search lang backmasking ng Overdrive. And you will find out that that song, yung kanyang hidden or subliminal message, maririnig nyo po talaga na minura po ang Panginoon dun sa awitin na yon. Pero pag pinakinggan niyo ang kanyang forward message, ang mensahe lang niya ay gusto niyang matutong mag-drive para magda-drive siya hanggang buong Luzon, no? About i-drive niya yung bagay papunta sa lilibutin niya ang Luzon. Kasi yan lang yung nilalaman ng kanyang message, ng mensahe, yung forward message. Pero pag binaliktad niyo po yan, ang inilagay dyan ng diablo na mensahe is blasphemy against God. And yet, kinakanta po ito ng maraming tao without knowing na ito pala ay sa tuwing kinakanta natin yan ay minumura na pala natin ng Diyos. You see? Nakakalungkot isipin na marami po mga Kristiyano na hindi tayo aware pagdating sa bagay na yan, sapagkat ang akala natin, maliit lang naman na bagay yan. Kaya nga, kahit mga choir members eh. Di ba? Mga choir members, kumakanta-kanta ng mga kanta na yan, mga carnal songs. Di ba? Pag may marinig ka dyan na kanta dyan sa radyo o dyan sa paligid, eh sasabayan pa ng mga Kristiyano. Pero hindi natin alam na yun po pala ay inspired ng Diablo. So, the mindset here is God has a standard in terms of music. Okay? Kaya nga, let's be careful mga magulang sa pinapakinggan natin na mga kanta. Pinapakinggan ng ating mga anak. Kasi pag hindi natin yan binantayan, no? Pag hindi natin yan tama po Ate Ta, Eraserheads, tama po. Yan po yung kumanta niyan. And then the band of Eraserheads, yung title pa lang ng kanilang band ng kanila, ano, pangalan ng kanilang band, alam niyo na po kung ano yung grabe po nga satanic. Karamihan naman po talaga ng mga banda na kumakanta ng mga rock and roll music is satanic po talaga yan. Sometimes or more mostly sa mga sikat na mga banda, mga singers, ay binenta na po nila ang kanilang buhay sa Diablo for the sake of fame, for the sake of money, for the sake of yung pagiging famous. Okay? Kung kayo po ay naririnig-rinig niyo na po yan dati, yan po ay totoo. No, hindi po yan na kwento lang. Totoo po yan. Na para sila ay sumikat, sinakripisyo na nila ang kanilang buhay o binigay na nila ang kanilang buhay sa Diablo. No? Kaya ang karamihan ng kanilang mga kanta is inspired by the devil. Alright? So, hindi po, yung sinasabi ko po sa inyo ngayon, hindi po yan basis sa aking opinion lang, but it is the truth. Nakita naman po natin sa Bible na meron pong mga standard na isinet ang Panginoon pagdating sa music. Okay? Sapagkat the music is created talaga para sa Panginoon. Hindi po yan sa atin eh. No? Huwag nating i-claim ang isang bagay na hindi po para sa atin. Because music, bagamat ito ay matutulungan tayong ma-prepare, kaya nga bawat services natin, umaawit tayo sa Panginoon, yan po ay purpose niyan is to prepare our hearts sa tatanggapin nating salita ng Diyos. Okay? Pag naihanda yung puso natin, malaya pong makakapag-duel ang salita ng Diyos sa buhay natin at doon po tayo lalago. No? Yun po yung purpose po ng music. Pero hindi po talaga yan primarily nilikha para sa atin. Ang music primarily is created for God, for the glory of God. So kung yan po ay ginawa para sa papuri at pag-glorify sa Panginoon, so kinakailangan i-serve natin yung purpose kung paano, bakit ito nilikha. Amen. Okay? So yan po yung pag-aaral po natin ngayon about music. Alright? God has a standard for music. Meron po siyang pamantayan. Kaya yan po yung assignment ko po sa inyo mga kapatid, ha? Kung kayo po ay nakikinig, kung kayo po ay naka-tune in ngayon
At ang pinag-uusapan po natin ngayon is about rock and roll music, no, against Christian music. No, pag-aralan niyo po, pag-aralan niyo po, you can search it to, sa inyo pong mga sarili. Mamaya po, i-search niyo po 'yan, overdrive, backmasking overdrive. Hindi lang po, may mga lalabas pa po diyan, mga suggestion na about sa backmasking. I-explore niyo po 'yan para maging aware po kayo kung ano po ang ginagawa ng Diablo para i-deceive yung mga tao pagdating sa music. All right? So I hope na natutulungan po tayo ng programang ito at meron tayong natutunan. Amen. Bago po kayo ma-offend sa akin o sa pinag-aaralan po natin, try to study it first and then balikan niyo po ako kung mali po yung sinasabi ko. Dahil bago po namin yan ituro, bago po yan na explain po sa inyo ay natutunan na po namin yan matagal na po na panahon. Kaya nga ako po nagpapasalamat sa Panginoon that God has opened our minds and our hearts patungkol sa bagay nito para tayo po ay larong magbigay ng glory sa Panginoon. Yan naman po talaga ang primary purpose bakit tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. God created us for His own glory and honor. Amen? Alright, so tayo po ay magwawakas na po dahil nag-overtime tayo ng mga 5 minutes. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. Good morning po sa ating mahal na pastor. Muli, maraming salamat po. Nais ko pong batiin lahat ng ating mga tagapagsubaybay. At kung sakaling man po hindi ko po kayo nabati dahil hindi kayo nag-appear sa aking monitor, ay pagpaumahinin niyo po. Pero kung nandiyan po kayo, maraming salamat po sa inyo na kayo po ay nakapakinig ng exhortation sa salita po ng Diyos. So, okay po, maraming salamat po. Of course, kasama po natin dyan si Ma'am Tang, si Pastor Rick. Ayan, maraming salamat po kay Sarinos family, kay Nanay Teresita, na maraming salamat po kay Nanny Michelle Bake, maraming salamat Sir Arnold, Sir Angelo Sibuyo, maraming salamat po kay Tita Tata, 'yun, Ate Tata, kay Ate Tata, maraming salamat po kay Sister Micah, of course. Yan, kasama din po natin si Zgera Rudas Kirante. Yan, maraming salamat po. Yan, sa inyo pong pag-join sa ating programa. Good morning din po kay Marian Elizar. Yan, maraming salamat at Sister Marian. Yan, ang kasama din po natin si Brother Evan. Maraming salamat Brother Evan Rabak. At kasama din po natin si Brother Hensi Dumogan. Amen. Brother Hensi from PMA Baptist Church. Amen. Brother Hensi, maraming salamat sa pagsilip sa aming programa at pagpalain ka ng Panginoon. Yan, si Brother Hensi, nakasama ko po yan sa Balikatan. Amen. Kasama din po natin si Ate Lex Adrian. Amen. Ate Lex, maraming salamat. At ganoon din po kay si Ma'am May Masuela. Tito Jomar Panizales, maraming salamat. Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat po. Alright. So dito po natin na wawakasan ang ating programa. At bago tayo magwakas, tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O God, for giving us this kind of success and victory, O God, for our lesson this morning, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pangunawa at pagbibigay po sa amin ng excitement and kagalakan, Panginoon, sa pakikinig po ng inyo pong mga salita. Salamat po sa aming topic ngayong umaga patungkol po sa rock and roll music and Christian music, O God. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan patungkol po sa bagay na ito, Panginoon. At dalangin ko po na ang bawat isa sa amin ay maunawaan po namin ang kahalagahan po ng music na nagbibigay ng glory and honor po sa inyo, Panginoon. Help us to be corrected and be reminded of these things, O God. And salamat po sa kabutihan niyo po sa buhay po namin. Gabayan niyo po ang bawat isa saan man po kami saan man po naroroon ang inyo po mga anak sa loob at labas ng bansang ito, iingatan niyo po at i-provide ang pangangailangan ng bawat isa. Ganun din po aming mahal na pastor, together with his family, Panginoon, use us mightily in your ministry and make us a blessing, O God. At pagpalain niyo po itong buong maghapong po ito at gawin niyo po ito matagumpay lahat po ng activities po namin, Panginoon. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin at patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. And once again, magkita-kita tayo ulit sa bukas, the same time and the same program. This is the key to success, the key for your growth from the Word of God.
This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Saturdays. God bless you all. Keep safe. And remember, brethren, we love you all. Yes.
filled with aimless desperation. Without hope, walk the shell of a man. Then a hand with a nail print stretched downward. Just one touch, then a new life begun. And the old rugged cross made a difference. In a life bound for heartache and defeat, I will praise Him forever and ever. For the cross made a difference for me. Barren walls echo harshness and anger. Little feet run in terror to hide. Now those walls ring with love, warmth and laughter. Since the giver of life moved inside, and the old rugged cross made a difference. In a life bound for heartache and defeat, I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me. There's a room filled with sad, ashen faces, without hope that has wrapped them in gloom. But at the sight of a saint there's rejoicing. For life can't be sealed in a tomb. And the old rugged cross made a difference. In a life bound for heartache and defeat, I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will praise Him forever and ever. For the cross made the difference for me. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He's proved faithful to me. Every word His promise is true. What I thought was impossible, I've seen my